Panahon natin ngayon, tila mahirap sa isang tao ang mabuhay kung walang internet. Dahil isa na nga sa mga necessity ang internet, lalo na sa new normal na tayo, di ba? Well, halos lahat na po ata ay may access o may alam sa paggamit ng internet. At isa nga po dyan ay ang mga bata. That is correct. Ngunit sa paglipas po ng panahon, halos hindi na rin po maganda ang naidudulot nito sa atin. Kaya naman, para po maproteksyonan ang mga bata sa mga hindi po kanais-nais sa internet, gumawa ng isang batas para dito. Ito po ay ang RA11930 o ang Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Oo, at ngayong umaga, para mas malaman pa natin ang patungkol sa bagong batas na yan, makakasama po natin ang legal expert na si Attorney Maris Manalo. Rise and shine po, Attorney, at welcome po muli. Good morning. Yeah, good morning, Shee and Diane. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kasama dito sa Rise and Shine Pilipinas. Alright, Attorney, dahil ito po ay isang bagong batas, ano po ba ang anti-SAEC law, ang anti-online sexual abuse and exploitation of children law? Actually, bagong-bagong batas to ha. Nag-lapse into law lang siya nitong July 29, 2022. Sa akop ng batas po na ito, yung production, pamamahagi at mere possession o yung paghahawak ng mga tinatawag na materials na napatungkol sa child sexual abuse or child sexual exploitation. Kasama din dito yung online grooming, yung ginugroom mo yung ng isang adult, yung isang bata para sa isang sexual activity or sexual relation or even romantic relationship. Kasama din dito sa batas na ito yung yung sharing ng mga images sa cellphone, correct, na patungkol na ang subject mo dito ay bata at ito ay patungkol sa isang sexual act. Marami yan. Napakaganda itong batas na ito. Pero Attorney, meron bang difference nung ipapataw na parusa doon sa gumawa ng material sa nag-send? Kasi sinabi nyo, di ba, na well, kasama actually, yung nag-send? Yes. Makikita natin sa batas ito may mga prohibited acts. For instance nga, yung pag... alam mo ba na halimbawa dito sa ikaw ay merong ka lang na ano, merong kang yung internet cafe. Example na lang, para maintindihan ng mga nanonood sa atin. May mga internet cafe ka. May internet cafe ka, tapos merong bata doon na, you know, nanonood, hindi mo alam, ay ano na pala siya, minumulest siya na siya nung... kumbaga may sexual abuse na nangyayari. May kausap siyang foreigner o sino man yung kausap niya. Well, bawal yun. Ayon sa batas na ito, pag ang internet cafe, hindi sila, kailangan nila maglagay ng isang application para ma-stop yung ganitong activity. Kumbaga. Ngayon, pag hindi po siya nagtanggal noon, maaari po siyang makasuhan. At kahit facilitator siya, tawag dyan yung facilitator, pwede siyang makasuhan. At ang kaso dito, nasa life imprisonment. Oh, wow. Yes. And not only that, whether you're a facilitator or you are ikaw mismo yung gumagawa ng kalaswaan na yan, pareho lang ang inyong penalty. Pero ang kaso nyo ay nasa life imprisonment. Halimbawa, yung mga nanay na ibubugaw yung mga anak, dadalin paghuhuba rin, may kausap sa internet na kung sino parang man. Parang ibibenta. Yes, binibenta. Bawal yon, kasama yon. Halimbawa, ikaw may hawak ka lang sa cellphone mo, may hawak ka lang na meron kang graphic doon or picture doon or image doon na patungkol sa bata na nakahubad o merong patungkol na sa sexual activity, bawal yon. Pero pag meron kang possession of at least three materials na nagde-depict ng kalaswaan na ang subject ay bata, ang ibig sabihin nito ay meron ka ng ang presumption mo ay ipamudmud mo na itong mga materials na ito. At kamukha nga na sinabi ko, napakataas po ng penalty nito, life imprisonment. So hindi lang to sa internet, maging sa print, tama po ba? Correct. Print, audio, visual, yes, even televisions, yung mga private, di ba? Yung na-upload sa YouTube o kung saan mang website ito ay na-upload, bawal yun. Alam nyo ba, Diane and Gina, ayon sa batas na ito, halimbawa may website na ganyan, even a subscription, pag kinlik mo doon na nag-subscribe ka, bawal din yon. Kasama ka na, pwede ka kasama na rin kasuhan. Ka na rin alam mo, Attorney, since bago ito, no, hindi pa talaga ito malawak, hindi pa tayo nakaka-create ng awareness about this. So for the benefit of our viewers,
ano ba yung kaibahan ng child sexual abuse sa child sexual exploitation para mas maintindihan nila yung grounds kung saan sila pwede magreklamo, ano yung pwedeng ireklamo. Pag sinabi po natin child sexual abuse, ang purpose, ito yung mga communication o physical activity between a person at yung bata. May define natin kung ano yung bata rito. At bata, na ang purpose nito is for sexual stimulation. May stimulate and sexual gratification. Alam mo yun, yung mga tao kasi na, example lang to, lalaki, pakitaan mo ng picture na nude ng babae. Kahit yung nasa edad, hindi yan ma-stimulate. Bigyan mo lang ng bata, sobrang stimulated niya sexually stimulated na sila, sexually gratified sila. Why? Kasi may mga sick na tao eh. Kaya ito yung pinaproteksyon ng batas. Pag sinabi mo naman child sexual abuse, exploitation, ito na yung may kapalit. Halimbawa, post ka lang dyan, bigyan kita ng 100 pesos, ganyan. Grooming, hindi pa yung grooming, iba pa yung grooming. Yan, basta yung may kapalit. O halimbawa, dito ka muna tumira sa akin, ako magpapaaral sa'yo. Yun yung grooming, ako magpapaaral sa'yo, ako na magtutustos ng mga ganyan. Tapos after some time, siyempre yung bata na lumalapit sa'yo, hanggang sa ang purpose mo pala is for sexual relationship or sexual activity. At marami pong ganyan, diba? Napakarami ng ganyan. Kaya, sabi ko nga, pinag-usapan natin kanina, diba? Napaka-powerful ng batas na ito. But itong batas na ito, kailangan ito ng social awareness para maintindihan. Attorney, before we wrap this up, ano bang paalala nyo sa kanila? San ba sila pwede magreklamo? Well, Diane, ang kaso na ito, I just want to make it clear na this is a public crime. So, halimbawa, may kapitbahay ka na alam mo na, nabibiktima ng ganito. Ikaw for yourself as a private citizen can file a case. You and, kasi at least three more, at least tatlo. So, ikaw o sino man yung kasama mo or what, or even your barangay, pwede magreklamo. At DSWD, pwede mong i-refer sa DSWD. So, siyempre, pag na-refer mo yan, at sila yung magsasampa ng kaso sa kapulisan. Pero, halimbawa, pero dapat din yung mga magulang, di ba? Mm-hmm. Pero, siyempre, may mga magulang sila din mismo ang gumagawa ng paraan para ikalakal nila ang kanilang mga anak para dito sa online sexual exploitation and abuse. Kaya dumarating dito yung pagkakataon na yung ating ahensya ng gobyerno like DSWD or I think the Department of Education should also inform the people about it para sila yung gumawa ng paraan para ma-file yung kaso sa mga tao. Malaking tulong tong ginawa nyo ngayong umaga sa amin, no, attorney, na alam na namin tungkol dito sa bagong batas na ito. Inihintay lang natin ang IRR. And it has to be, I think BTV4 should also, give awareness for this particular law. Because as what I said, itong batas po na ito is very powerful. You just mere possession of an image or a graphic in your cell phone would make you liable already for violation of this act. And lalo pa pinaka-share ka ng kabastusan sa ibang tao or pinamahagi mo pa yan, that is already a violation of this act. Nakakatuwa na may protection na ngayon ng mga bata. No? Yes, pero kailangan natin ng social awareness. Correct. Well, atin pong nakapanayam ang ating legal expert na si Attorney Maris Manalo. Maraming salamat po, Attorney Maris. At mabuhay po kayo. Thank you.